land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak. But I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all good the lies. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Kami sa saludo sa katapangan ng ating mga tropa sa West Philippine Sea. Ipinakita po ninyo ang pinakamataas na antas ng pagpapasensya at pagiging tunay na propersyonal. Nararamdaman po namin ang malalim na pagkabahala at galit sa pinakabagong video footage na inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Ipinapakita sa video ang pag-akyat ng Chinese Coast Guard sa dalawang bangka ng Philippine Navy, isang aksyon na malinaw na paglabag sa ating soberanya at karapatan sa ating teritoryo. Ayon po, kitang-kita naman po ninyo mga kababayan ang mga Chinese Coast Guard ay agresibong umakyat sa mga bangka ng Philippine Navy
ang iba ay may dalang patalim at matutulis na bagay, kinuha ang mga high-powered firearms, at sinira ang mga bangka pati na rin ang makina nito. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkasugat ng malubha ng isang Philippine Navy personnel nang ang kanyang hinlalaki ay naputol. Ang ginawa pong ito ng Chinese Coast Guard ay isang malinaw na paglabag sa ating soberanya at teritorial na karapatan. Ang anumang pag-akyat sa mga bangka ng Philippine Navy ay isang labis na provocation at hindi dapat pinapayagan o kinukonsinti. Ang insidente kong ito ay nagdulot ng pisikal na pinsala sa ating mga tauhan. Ang pagkakaroon ng isang Navy personnel na may naputol na hinlalaki ay isang seryosong issue na nagpapakita ng kawalan ng paggalang at malasakit ng mga Chinese Coast Guard sa buhay ng ating mga sundalo. Ang pagkuha ng mga armas at pagkasira ng ating mga bangka ay isang uri ng pang-aabuso at pag-aangkin na hindi dapat pinalalampas. Lalo pa ng kanila itong itinali at binalak na hatakin matapos butasin ang rigid hull inflatable boat. Ang ganito pong uri ng aksyon ay nagpapakita ng intensyon ng China na kontrolin at takutin ang ating mga pwersa sa sariling teritoryo. Sa amin pong palagay ay kinakailangan ang agarang at matibay na diplomatic response mula sa ating pamahalaan. Hindi lamang ito usapin ng military, kundi usapin din ng pambansang dangal at soberanya. Dapat po tayong maghain ng matibay na protesta at humingi ng suporta mula sa international community upang kondenahin ang ganitong mga aksyon ng China. Mahalaga ang pagkakaisa ng ating mga mamamayan sa harap ng ganitong pambansang hamon. Ang bawat Pilipino ay dapat magkaisa sa pagpapakita ng suporta sa ating mga sundalo at sa pagsusulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang insidente pong ito ay isang nakakabahalang senyales ng lumalalang agresyon ng China sa ating teritoryo. Bilang isang bansa, kailangan nating ipakita ang ating determinasyon at kapasidad na ipagtanggol ang ating karapatan at soberanya. Ang bawat hakbang at aksyon ng ating mga lider ay dapat magsilbing inspirasyon at gabay sa ating patuloy na laban para sa ating teritoryo at kasarinlan. Maraming salamat po, Ferry Koy, sa pagiging channel member. Shoutouts to Bokling Vicente, Estela Rosal, FIC, Stray Cat. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships. Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks. Loyalty badge, priority reply to messages, members only live chat, in video and live video shoutouts, early access to videos, connecting to social media, free and discounted merchandise. Hurry! Please become a channel member now. In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fat checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like a never